Hi guys. So nandito tayo ngayon so para mag-update sa Typhoon Rolly na papasok sa bansang Pilipinas. Ito ay 11 PM bulletin report ng PAGASA. So maraming lugar sa Luzon at Visayas ay nasa ilalim ng tropical cyclone o wind signal number 1 as Typhoon Rolly moves closer or being a super typhoon. So, Typhoon Rolly underwent extremely rapid intensification over the last 24 hours. So, ito ay magiging super typhoon sa loob ng 12 hours habang binabaybay ang Bicol region. At ito ay inaasahan na magdadala ng malakas ng hangin na 185 to 215 kilometers per hour. So, ito ay inaasahan na magla-landfall sa Quezon, Aurora area sa Linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Ang mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1 sa Luzon area ay ang Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Ticao Island at Burias Island, kasama na ang Pulilio Island sa Quezon, Rizal, Laguna, Marinduque at ang Romblon. Sa lugar naman na under signal number 1 sa lugar ng Visayas, ito ay ang Northern Samar, Northern portion of Samar, Northern portion of Eastern Samar at Northern portion ng Biliran. Sa tropical cyclone wind signal number 1 ay makakaranas ng hangin na aabot sa 60 km per hour at ito ay may pagbugso-bugso ng pag-ulan na aabot sa loob ng 36 hours. So ang mata ng bagyo ay namataan sa layong 895 kilometers sa silangan ng Kasiguran Aurora ayon ito sa PAGASA. So ayon dito sa PAGASA, si bagyong Rolly ay nadagdagan ng kanyang sustained winds na umabot sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna. Ito ay from the previous na 185 kilometers per hour at may pagbugso na aabot sa 265 kilometers per hour at ito ay mas mataas sa 230 kilometers per hour as reported earlier. On the forecast track, so, ang matandang bagyo, Rolly, is likely to make landfall over the Aurora Quezon area on Sunday evening or Monday early morning. So, ito ay magla-landfall na may lakas na 175 to 195 kilometer per hour. Yan sa tatlong ahensya na nagsusubaybay sa mga ganitong mga kalamidad. So ang PAGASA na base dito sa atin, ang GMA sa Japan at saka JTWC na nakabase sa USA. So ayon sa PAGASA, ito ay isang typhoon na meron siyang sustained wind malapit sa gitna na abot sa 185 km per hour at saka may pagbugso na abot sa 230 km per hour. So ang GMA naman ay nakabase sa Japan. Ito ay sinasabing very strong at may maximum sustained na 10 minutes average na abot sa 185 km per hour at ito ay may bugso na abot sa 260 km per hour. At ayon naman sa JTWC sa US, so ito ay ang bagyong Rolly ay kinakategorize nila as category number 5. Ito ay super typhoon. Ito ay may maximum sustained winds na malapit sa gitna. So ito ay 1 minute average na abot sa 280 km per hour at saka merong pagbugso na abot sa 350 km per hour. So kung nakikita ninyo na mas mataas ang estimate ng JWTC dahil sinusukat nila ang average na lakas ng hangin sa gitna sa loob ng isang minuto. So samantala ang PAGASA at ang JMA ay sinusukat ang average na lakas ng hangin malapit sa gitna sa loob ng 10 minuto. Ang maipapayo lamang po natin sa ating mga kaibigan, mga kababayan,
na tatamaan ng super typhoon na si Rolly. So hanggat maaari, so habang maaga pa na wala pa ang bagyong Rolly, ay kinakailangan natin na mag-evacuate na sa mas ligtas na lugar. At kung maaari, kasi baka i-under ng pag-asa ang lugar na tatamaan ito ng signal number 3 at saka signal number 4. So kung maaari lamang po ay huwag na tayong lumabas ng mga bahay at doon na lang tayo sa mas ligtas na lugar. So para ma-avoid natin anuman ang mga di kanais-nais na mga pangyayari na dulot ng bagyo. So yeah, update sa bagyong Rolly. So tingnan natin ngayon ang ating track ng ating typhoon.